si Joanna. Joanna, ito yung napili naming inahin. Kung nakikita nyo yung mga previous video namin, mga kababoy, nag-iwan ako ng isa para gawing inahin. Yan, kasi yung suso niya, malulusog, tapos 15 peraso, tapos yung paa niya, yan o, yung sa pangunahan. Kung nakita nyo, nakaganyan yung pangunahan na paa niya. So, isa din daw yan sa sinyales na maganda yung baboy na gawing inahin. So, ito yung luma nating kulungan. Yan, kaya yung magpasok ng 12 ka biik. Ito. Ngayon, dati, yung ano namin, plano sana ay gawin namin tong dito, maglagay kami ng kulungan para kay Joanna. Kaso, sayang yung space. Baka marami yung anak niya. Kaya, gumawa na lang kami ng charan. Yan. Kulungan para kay Joanna. Para sa ating inahin. Extension. Kung baga extension para sa ating inahin. Yan. So, yung size ng kulungan natin ay dito. Asa tong tip measure? Para sure. So, yung size ng kulungan ni Joanna, extension natin ay pag ganon, 2 meters. Tapos yung pa dito sa gilid, 2.5 meters. Tapos yung hollow block naman, 4 na patong lang siya galing sa lupa. Yung floor. 5? 5 ba? 4 lang kaya. 1, 2, 3, 4. 4 na patong lang. Saan pag 5? Sakto naman na siguro. Uy, para kay... sa baboy. Ha? Ah, dito lang sa harap. Lalagyan pa namin ng 1 patong daw dito. So, magiging 5 patong to dito sa harap. Tapos, doon sa gilid at saka sa likod, 4 na patong lang siya. Ganun. So, ulitin natin na 2 meters by 2.5 dito sa gilid. Yan. Tapos, yung nabili namin na hollow block ay 60 ka piraso. Yung nagamit na semento, bumili kami ng 6 na semento. Sobra-sobra na yun, pero 6 lang yung binili namin. So, update lang namin kayo kung ilang sako yung magagamit natin pag matapos tong ating kulungan. Sa bakal naman, bumili kami ng 4 na bakal. Number 10. Yung ibang bakal, gagawin naman nating pintuan dito. Kasi yung pintuan dito sa luma natin na kulungan, yan, kahoy lang. Tapos, malapit na siyang matanggal. Ay, hindi naman siya sira. Yung ano lang niya, yung lock lang niya, yung may problema. May 5 na sobra. Kaya, ilalagay daw dito sa harap. Parang pangit man ito na ano eh. Ay, nagdagdag pala kami ng ati pala dito. Kasi dati wala to. Kulungan ng manok. Tapos tinanggal namin. Ito siya o, yung ginamit namin natin dyan. Tapos ano na, butas-butas. Kaya dagdag pala yun sa nabili natin na bagong materialis. Ito, 2. Tapos magdagdag pa tayo dito doon sa taas ng 3. Yan. Kung nakikita nyo, nipa yung aming atip dito sa kabila. Pero may doble siya na yero sa ibabaw. Yan, para siguro paniguradong hindi tutulo. Kasi dito na side, yan, kung nakikita nyo naman, ganun. Yan, tumutulo kasi yan dyan. Kaya, may nabili na kami na ano, nipa. Yero, hindi pa lang nalagay. Yan, kasi inuna namin to dito na side. Yung kulungan ni Joanna. Yan. So, update lang namin kayo mga kababoy pag matapos tong kulungan. Pag bukas, bukas mag-flooring na. Tapos, yung, ano niya, tawag nito? Yung kainan, tapos yung drinker niya, tapos yung septic niya. Ayan, dito lang kami magbubutas. Bubutasan namin yan dyan para dito. Tapos, isahan na lang yung labas ng dumi doon sa pinaka-septic. Kung nakikita nyo, yung septic namin,
dyan. Yan, siptik namin. Dalawa yung butas niyan. Dito sa kaliwa, papunta sa pinaka-siptik talaga para sa tae. Tapos yung butas naman dun sa kanan, makasiparate yung para sa tubig. Yan, papunta yan dun sa kanal. Dun sa kanal. Yung mga tubig. Pag maglilinis, magpaligo. Yan, papunta sa kanal. So, ito lang muna yung update natin sa kulungan ni Joanna.